Samantala, malaking balita po ito sa DZRH kaninang alas 8:30 ng umaga. Isa ba kayo sa mga hindi pa nakakatanggap ng plaka ng sasakyan mula sa Land Transportation Office o LTO? Pwes, magandang balita po ito para sa inyo dahil may solusyon na ang Commission on Audit sa makupad na paglalabas ng mga plaka ng sasakyan. Ay, salamat. Kung ano ito, alamin natin sa report ni Val Gonzalez. Val? Dennis, minamadali na ng Commission on Audit ang pagbuo ng draft ng desisyon na mag-aatas sa Land Transportation Office para makapag-issue muli ng car plates o plaka ng mga sasakyan na ito'y matapos maglabas ng notice of disallowances noong 2015 sa pag-issue ng car plates ang LTO dahil sa nabunyag na irregularidad sa procurement ng plaka. Ayon dito kay COA Public Information Chief Jonathan Beltran, ang usapin sa pagbuo ng draft ng desisyon ay nasa kamay na ng Commission Proper Adjudication Secretariat Support Services Sector na pinamumunuan ni Commissioner Elizabeth Sosa. Noong Hunyo 14 ng taong 2016, nagpalabas ng paborable desisyon ng Korte Suprema sa isyu at nagsabing legal at naayon sa batas ang Motor Vehicle Plate Standardization ng LTO. Nabanggit ding taon na pinawalang bisa ni Supreme Court Associate Justice Lucas Bergamin ang mga isyong bumabalot kaso at ang aligasyon na hindi ito kasama sa 2014 National Budget na isinumiti noon ay Department of Transportation and Communication o DOTC. Pinatunayan din ng mga ebidensya na walang anomalyang ginawa ang DOTC sa programa na pinunduhan ng 2.4 na bilyong piso ng gobyerno batay sa datos na nasa tanggapan ng Land Transportation Office. Mahigit 10 milyon na ang backlog sa car plate sa ngayon at hindi pa kasama rito ang mahigit 5,000 mga sasakyan na inirehistro sa iba't ibang mga regional offices ng Land Transportation Office. Yan ang DZRH News. Val Gonzalez, RH No. 5, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat. Nagbabalita. Magandang balita yan mula kay Val Gonzalez. Maraming salamat, Val. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment, at iring ang bell para araw-araw updated ka.